Isa si Marivic Mosquera sa mga lumikas na residente ng Purok 8, Barangay Kinilis, Pulumulok, South Cotabato. Kasama ang kanyang apat na anak. Pansamantala sila ngayong naninirahan sa daycare center ng Barangay Hall sa Barangay Kinilis na ginawang evacuation center. Kwento niya sa news team, hirap na hirap na sila sa kanilang kalagayan dahil sa El Nino, nasira ang kanilang pananim na kape. Ngayon, dagdag perwisyo rin ang nangyaring forest fire. Nangangamba rin itong baka madamay naman ang natitira pa nilang pananim na kape dahil sa sunog, kung saan ngayong Setyembre na sana nakatakdang anihin. Ngayon, kaya nasunog naman yan, wala na kaming ma-harvest. Kada September, makaani na kami ng kape. Ngayon, wala na. Yun last, ha? Pangamba niya ngayon, baka pati pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo ngayong pasukan, maapektuhan. Sa kape umano kumukuha ang pamilya ni Mosquera ng gastusin sa pang-araw-araw. Ngayon na taon siguro. Sigurado na, hindi na sila makapag-aral kasi wala na kaming pera. Wala na kaming ubos na yung ipon namin. Yung mga safety namin na pera, wala na, ubos na. Ubos na El Nino? Ubos na sa El Nino. Ubos pa sa sunog. Nangangamba rin silang mawala ang mga musang, isang uri ng hayop sa bundok na ang dumi nito ginagawa nilang kape. Ang panalangin na lamang nila na di malawak pa ang pinsala ng naturang forest fire nang sa ganun makapagtanim silang muli ng kanilang ikabubuhay. Shelaine Joy Kanda, Brigada News.